Magandang araw po. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Biyernes, April 22, 2022. Sa kasalukuyan, easterlies pa din po ang prevailing weather system natin. Kaya't mainit at malinsang ang panahon po yung mararanasan natin dito sa Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng bansa. Most likely fair weather condition pa din po tayo for the next 3 to 5 days. Dahil wala naman po tayong nakikitang namomoong sama ng panahon or low pressure area na maaring makaapekto sa ating bansa. Kaya posibleng fair weather condition for the next 3 to 5 days. Para naman po sa long range forecast natin, sa huling linggo ng buwan ng Abril at ayon din sa inilabas ng PAGASA na tropical cyclone threat potential para sa mga susunod na araw, particular sa huling linggo ng Abril, ay iiral po ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At within the ITCZ, ay ang series po ng low pressure area na mabubuo na posibleng tatawid dito po sa ating bansa na umaayon naman po sa forecast model na ating ginagamit at ang development po ng mga ito ang patuloy nating babantayan dahil posible pa din po ang mga pagbabago. Para naman po sa lagay ng panahon sa Luzon at Metro Manila, fair weather condition ngunit may mga isolated rain showers nga lang po. Yung mga pulupulong panandali ang pag-uulan. Pero mainit at malinsangan ang mararanasan po natin in general dito sa Metro Manila at yung malaking bahagi ng Luzon. Para naman po sa Visayas at Mindanao, fair weather condition po ang buong Kabisayaan. May mga isolated rain showers pa rin pong inaasahan pero in general maganda po yung panahon dyan. Maliban lang po dyan sa may Mindanao area, yung Surigao del Sur at Davao region. Dahil magiging makulimlim yung panahon nila dyan and then may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dala pa rin po yan ng easterlies. Most likely, possibly, for the next 2 days, makakarana sila ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan pero improving weather din po yan for the next 2 days. Pero yung nalalabing bahagi po ng Mindanao, fair weather condition, may mga isolated rain showers lamang pagdating sa hapon at gabi. Para naman po sa kondisyon ng baybaying dagat, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya't malaya pong makakalayag yung mga kababayan nating mangingisda o yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At pwede po silang pumalaot. So yun lamang po muna para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe everyone!